Gerson. So salamat. Okay, so Joyce, yung Makato ay parang Makati, kaya magkatagalog na lang ako. Para malaki-laki yung aking love gift. Tugtar sa inyo. Okay, so wala pong oras, tayo po ay tumayo at basahon. This is the pillar and ground of the truth. So kailangan, pag ikaw ay nandyan na, nakaupo ka na, ay makinig ng mabuti. Huwag na palabas-labas, huwag magpaantok-antok dahil kailangan maging behave po tayo. Kaya ba? Amen? Yeah. So very good. Tayo po ay wala, mamahal. Sa December, no? Pag-pray po natin. Amen. Dito po sa chapter 4, verse 16, reading, go. Ito. Take heed unto thyself and unto the doctrine, continuing them, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. So underline the word, the praise, take heed unto thyself. We want to take heed to the system of the world. Panginoon, sana po muli ay mangusap ka upang intindihan po namin ang patungkol po sa aming mga sarili. Ito lahat ay dinadalangin po namin sa pangalan po ng Panginoong Isos. Amen and amen. Amen. Okay. Po, sabihin ng thyself ay sarili mo. So, sabi dito, mag-andam ka. Okay? Magbantay ka sa iyong sarili. Kung bakit, kasi yung sarili po natin, ito po ay kalaban natin mismo. Okay, at ito po yung matinding kalaban, sarili po natin. Pwede po natin, pag sinabi niya, oh, si Satan, identify agad natin yan eh, na si Satan ay kalaban po natin, di ba? Identify agad natin na the system of the world is our enemy. But sometimes, yung ating pong sarili, hindi natin ito nakilala na identify. Minsan yung sarili natin, ginaapinan pa na doon. Kaya sabi ni Pablo, take heed to thyself. Okay? Take heed to thyself. Kaya nga mayroon po kasabihan, anuman ang iyong inabot sa buhay, wala kang ibang masisisi kundi sarili mo. Kung ikaw man ay napatiwara, ikaw man ay nasira yung mga pangarap mo, nasira yung paglilingkod mo sa Diyos, wala kang ibang sisihin kundi ang sarili mo. Okay. And take heed to thyself. Sabi po na ating pong text. At of course, text, magbago ka na. Dahil nagsisimula ang pagbabago sa ating pong sarili. Hindi po sa iba. Okay? Tandaan po natin yan. Ang tanong po sa gabing ito, sa ating lahat, kamusta na ngayon yung sarili mo? Kamusta ka na ngayon? Well, last year sa ating conference ay parang on fire ka. Oh, pero kamusta? Nagsuko ka naman ang iyong buhay dito. Yung iba pa ay umiiyak sa ating Panginoon, ako po ay hindi na magbabakslide. Pero alam mo, may mga pastor nagsabi, maraming nagbakslide. Baka isa ka doon, magbago ka na. Oh, nagsuko ka naman na sabi mo, ako po ay magiging soul winner. Pero alam mo, baka 1 month lang naging soul winner ka after that, wala na. Magbago na po tayo mga kapatid. Kamusta ka na ngayon? Alam mo kung ano sagot ni Mens? Naantok ako. Ah, hindi yung maganda. Okay? Are you saved? Amen? Yes. Very good. Kung sasabihin, kamusta ka? Okay? Faithful ka ba sa soul winning? Sana sasabihin mo, yes, Pastor, by the grace of God. Faithful po ako na nag-a-attend sa aming simbahan. Faithful po ako bilang choir member. Faithful po ako sa pagbibigay. Wow! Ipagpatuloy mo yan. Amen. Yun po yung mga bagay na kung saan hindi ka maluloko ni Satanas. Kamusta yung relationship mo ngayon sa Panginoon? Patuloy ba na siya po yung first love mo or second love mo na lang siya? Okay? Take heed to thyself. Baka inaagaw nila ng system of the world. Take heed to thyself. Kasi baka si Satan na yung gumagamit sa'yo.
Take heed to thyself. Baka nandyan ka sa social media, nandyan ka sa email, tama? Alam mo mga kapatid, minsan masakit po yung mga preaching ng pastor. Pero yun po ay dapat gawin. Kasi kailangan mo yan, mayroon kang sakit. Okay? So the Bible has so many great emphasis on looking into our own self. Marami pong ma-emphasize, marami pong masabi ang Bible patungkol po sa ating pong sarili.